Hai. Magandang araw po sa inyo. Ako po ay isang doktor na magbabahagi sa inyo ng konting kaalaman tungkol sa integrated farming, kung saan ang iba't ibang buhay ay konektado para suportahan ang pangangailangan ng isa't isa. Pumapatak yung tubig, then yung tubig papunta doon sa duckweed, yun naman ang nagpapa ganda ng duckweed. Yung duckweed pagkain ng manok at saka ng tilapia. Yung mulberry, sa ginagamit nating pagkain ng manok, ano, usually mura pa lang yung dahon kinukuha na natin para mas magugustuhan ng mga manok. Ang bago nating project, ito yung pulungan ng black soldier fly. Ang black soldier fly, ito yung kinukuha ng mga larva na ginagamit din pampatuka sa manok. So ito isa sa ginagamit nating waste management, kasi usually ang pagkain ng mga black soldier fly larva ay yung mga waste materials natin. Dito, iniipon natin yung mga tuyong dahon. Tapos inilalagay natin sa isang lalagyan. Pagkatapos yun ang ilalagay natin doon sa ating gawaan ng fertilizer. Ito, iniipon natin yung mga ipot ng manok. Sinasama din natin sa ating ginagawang fertilizer. Pero pinapatuyo muna natin para mas maganda. Ito, dito natin ilalagay yung mga tuyo ng dahon na malapit nang ma-decompose. And then, pinabibilis ng mga manok yung pag-decompose nila kasi kinakaykay nila dito. And then, ini-strain natin yung mga maliliit para yun na ang ililipat natin dun sa ating gawaan ng vermicast. So, ito naman yung ating gawaan ng vermicast. So, dito may mga bulate na tinatawag nating African Nightcrawler. Sila yung ginagamit natin para mag-produce ng vermicast. So ang vermicast, actually yun yung dumi ng bulate galing doon sa kinain nilang mga tuyong dahon at ipot ng manok. Ito naman yung nilagyan natin ng vermicast at dinalagyan din natin ng mga basura sa kitchen tulad ng mga balat ng saging, mga talbos ng kamote na hindi na ginagamit. So yung katas nito ito yung isa ding mabisang fertilizer. Ito naman yung tinatawag na vermity. Sa bakura natin, kung limited ang space, pwede tayo maglagay ng ganito, katulad nito, isang 1.5 by 2 meters na greenhouse. So dito pwede na tayo magtanim ng maraming halaman pag nilagyan natin ng mga ganitong gradas. So dito sa halaman na namin ito, andito yung mga mustasa namin, na pinanginukunan namin ng enselada, nilalagyan namin ng kamatis, saka sibuyas, and nandito din yung mga kale, lettuce, aragula, na yun naman ang pinanggagalingan ng mga green salads na kasama din sa aming mga breakfast. Ito yung tinatawag na patchy hydroponic, kung saan yung halaman ay nabubuhay sa pamamagitan ng mga nutrient na inilalagay natin doon sa loob ng styrofoam. So makikita natin yung mga ugat nila sa ilalim, yun yung kumukuha ng nutrients. So ito naman yung mga konsepto ng vertical gardening, kung saan kung maliit ang space, ginagawa natin na patong-patong yung mga container ng mga
halaman. Ito yung DIY project na ginawa ko during the Holy Week. So, sa isang container na ganito, makakapagtanim tayo ng mahigit na 20 puno ng halaman. Kung talagang limited ang space, pwede din natin gamitin yung ating terrace para lagay natin doon yung ating mga hydroponics. So dito, ito yung aking mini lettuce farm. So kung saan makikita natin, maganda yung mga dahon. Ano? So ang ginagamit nating nutrients dito ay yung tinitimpla lang natin galing doon sa ating fermented plant juice. So lahat ng space dito sa bahay namin, nagagamit namin. So dito sa space nito, nandun din yung mga basil, yung mga mustasa, yung aming ibang mga tanim na lettuce, at nandito din yung mga kale na for transplant na. So ito yung aking primary working area. So kahit gabi, pwede ako magtrabaho kasi nasa second floor ng aming bahay. So dito, nandito yung mga gamit ko, yung paggawa ko ng fermented plant juice. Paggamit natin ang insecticide galing sa bawang, sili, sibuyas, and then nilalagyan ng molasses. And then yung mga gamit natin para sa pagta-transplant. So dito natin makikita yung mga bagong transplant, tinanim na mga buto ng lettuce. And nandito din yung mga ginagamit nating pagkain ng manok, yung mga mango sprouts. Andito din yung mga halaman ng aking butihing may bahay na makikita natin. Iyan naman ang kanyang forte, yung kaalaga ng mga halaman na usok-uso ngayon. So dito sa part na to, nandito yung mga basil. Ang basil is din magandang pagkain ng mga manok. So nandito din yung ating newly sprout na lettuce. Mga punla ng talong, ano yung ibang lettuce. So ang sikreto sa pangapunla, dapat maaga pa lang ni-expose na natin sa sun para mas matibay yung kanilang mga puno. Ako si Forest Garden MD at ito ang aking assistant, si Chill the Forest Garden Dog, and welcome to Ovengens Agropark. Kung nagustuhan niyo ang video na to, please share, hit like, and subscribe to my channel.